Hi guys! Welcome to my channel! So today is magre-remove na tayo ng makeup and then gagawin na din natin ng review itong Garnier Micellar Oil Infused Cleansing Water. Usually kasi ang ginagamit ko guys is itong blue. Pero dahil nahilig ako sa argan oil at saka yung sa mga oil-based na makeup remover na hindi greasy, ganyan. So buti na lang na-try ko itong product na ito and nagustuhan ko siya. So i-share ko sa inyo yung review ko ng product na ito. Ayan guys. So anyway, kumusta naman kayo sa inyong mga bahay-bahay bago ko umpisan tong video na to. So pag gagamitin natin tong product na ito, i-mix natin para mag-mix yung oil at saka yung micellar water para magamit natin siya ng maayos. So anyway, binili ko to sa Watson's 125ml at may expired siya ng 6 months kaya kailangan ko na siyang maubos. Ito din ba 6 months? Alam ko medyo matagal ko itong gamit eh. Ito guys ay 149 pesos, ito ay 125 ml, tapos yung 400 ml naman neto ay 349 pesos sa Watson. So, pwede kayong bumili online. I-remove na natin yung ating makeup, bye-bye makeup. Ayun yung aking look guys. So, kuha na tayo ng cotton pads and then, pwede namang bulak. Dati ginagamit ko lang bulak kapag inaalis ko yung makeup ko. At saka nung high school guys, hindi ako gumagamit. Saka nung college, actually, hindi ako gumagamit ng makeup remover. Ang ginagamit ko lang is water tapos nagkakaroon ako ng pimples dahil pala doon kasi hindi naaalis lahat yung makeup. Anyway, kalahati muna yung ating aalisin. Actually, hindi naman waterproof yung mga makeup na ginamit ko ngayon pero mas okay pa din pag oil-based yung aking ginagamit na makeup remover. So, ito muna kalahati yung alisin natin. Pati kilay, makikita nyo na naman yung aking bare face. Yan, hindi masyado makapal yung makeup na ginawa ko ngayon. Nga pala, kung curious kayo, grabe ang bango ng argan oil. Kung curious kayo sa aking makeup look na ginawa, i-upload ko din yan. Baka mauna to, or baka yung makeup, hanapin nyo na lang. Yan. Huwag nyong irarab guys ha, smooth lang na pa, slide na ganon. Especially sa eye area, sensitive yung part na yan. So para hindi tumanda agad, hindi magkaroon ng wrinkles, slightly used lang. At saka yung one swipe tapos alis na lahat ng makeup, hindi masyado makatotohanan yun. Huwag kayo maniwala doon. No? Maging realidad. Ano tayo sa realidad? Maalis yung mga makeup pero meron at meron pa din talagang matitira. Especially kung sobrang kapal ng foundation mo, yung base mo. Hindi one swipe maalis na niya yung iyong makeup. Kailangan mo pa din siyang balik-balikan. So, ayun yung kalahati, guys. Yung kalahati, walang makeup. Tapos, yung kalahati, may makeup pa. Ito yung na-remove ng Garnier. Okay, diba? Ang ganda niyang pang-remove ng makeup. Ito dati yung ginagamit ko, eh. Pero, ayun, para mas maalis yung makeup, kahit hindi waterproof yung ginagamit ko mga makeup, ito pa din minsan yung ginagamit ko. Especially kung nagpa-foundation ako. Ito yung ginagamit ko. Kaya, BB cream, medyo heavy para sa akin na makeup. Ayun, yung oil base yung ginagamit ko. Dati ayoko talaga gumagamit ng waterproof makeup kasi nga wala akong waterproof makeup remover na makita na magugustuhan ko. Kasi usually yung mga oil na makeup remover, ang pangit nila sa peeling. Alam mo yung nakakadugyot o pangit sa peeling na after mong niremove yung makeup tapos pag pinil mong ganyan, napaka-greasy nung peeling at saka nakakairita. Pero ito hindi, kaya nagustuhan ko talaga siya. So, pwede ko nang gamitin yung mga waterproof makeup ko dyan. Kasi meron na akong pangbura. Guys, alisin ko lang yung aking makeup sa kabila para hindi naman weird tignan na nagsasalita ako dito tapos kalahati lang yung makeup ko. And babalikan ko na lang kayo. A few moments later. Okay guys, na-remove na natin lahat ng makeup natin. Anyway, be careful kapag sa eye part na kayo magre-remove ng makeup o kaya halimbawa, yung eyeshadow, yung mascara na yung i-remove ninyo, ang gawin ninyo, ipat nyo siya, tapos wait kayo ng 5 seconds and then alis. Okay, tapos ganun ulit kapag may natira, wait kayo ng 5 seconds and then alis. Dahan-dahan kasi kapag, yan, narab mo ng sobra yung dito mo, madaling tatanda. Tapos guys, kapag napunta sa mata yung makeup remover, medyo mahapdi siya ng konti, especially kung sobrang sensitive ng eyes mo tulad ko. Sobrang sensitive niya kasi guys. Tapos yun, medyo mahapdi siya ng konti kapag may napuntang makeup remover sa mata mo. Kaya ingat-ingat kayo sa part na iyon. At saka maganda to kasi talaga mariremove niya lahat yung makeup mo. Babalik-balikan mo yung part, pero at least diba, mariremove yung makeup mo.
Na-try ko na din to, guys, na pang-remove ng makeup ng waterproof. Sobrang ganda niyang pang-remove. Hindi ma-harsh yung mukha mo. Alam mo yon, hindi mo na kailangang i-rub-rub-rub na ganun para lang maalis yung makeup mo. Kaya sobrang ganda niya. Tsaka sobrang bango nung argan oil niya. Talagang must try itong product na ito. Anyway, meron siyang mga claims dito. Let me read this for you. Sabi niya dito, for all types of skin, removes waterproof makeup plus cleanses plus nourishes. Kaya pala, kapag nire-remove ko yung makeup ko, hindi mo mapipil na nag-dry yung face mo. Kasi meron pa din parang naiwan na moisture, pero hindi siya sticky peeling. Alam mo yung parang malagkit, greasy, tapos sobrang dugyot sa peeling. Diba? May mga ganun ako na-try eh. Yung sa Avon na na-try ko na makeup remover, hindi ko gusto yun kasi sobrang iho sa peeling kapag katapos mo mag-alis ng makeup. And then, hindi mo na kailangan banlawan para ito sa mukha, sa eyes, lips. Ayun nga, tulad ng kiniklaim niya dito na non-greasy, totoo yun guys, yung non-greasy niya. At this one is dermatologically and ophthalmologically tested. Yun nga lang ang hindi ko gusto dito. After 6 months, may expired na siya. Ganun ba talaga yung mga makeup remover, may expired after 6 months? And then meron siyang claim dito. Sabi niya dito, micellar or micellar oil infused cleansing water. This one is new, first oil-infused micellar cleansing water, powerful at removing makeup, even waterproof yet surprising gentle on skin. For the first time, Garnier combined its micellar technology with nourishing argan oil. Kaya talaga mapipil mo, mabango pa siya kapag ina-apply mo siya. Although this one mabango din naman kahit walang argan. Pero ito ginagamit ko kapag hindi ako nag-baby cream, foundation, ganyan, hindi masyadong heavy. Yun yung ginagamit ko, itong isa. So, capture and lip away residue like a magnet while the oil dissolve traces of makeup and nourishes the skin. Our refreshing formula is non-greasy, non-sticky, suitable for all types of skin. And then, ang result niya, skin is perfectly clean, nourished, and comfortable, which is true, very true talaga na mapipil mo yon. And then, direction, shake well before use. Kasi nga, magmimix yung oil at saka yung micellar. Apply into face, eyes, and lips with some cotton pads without rubbing. No rinsing required. Hindi mo na kailangan magbanlaw. Avoid sa direct sunlight. Ito daw yung kauna-unahan nilang micellar na oil-infused cleansing water. So, ano pa ba yung masasabi ko dito? So, yun guys. Nakaka-moisturize siya ng face kahit na na-remove na lahat ng makeup mo. Tapos, meron siyang oil na natitira para hindi ka maging super oily. Kasi, di ba, pag na-strip off mo lahat ng oil sa mukha mo, mas magkakaroon ka ng excess oil. Ganun ang nangyayari kasi. Tapos, guys, kapag kayo ay magre-remove ng makeup, dapat light-handed lang kayo pagre-remove. Especially, super careful dapat kayo sa eye area ninyo. Kasi, pag hindi, ayan, magre-wrinkle agad yan. Tapos, magmumukhang matanda agad. So anyway guys, yun lang yung experience ko sa product na ito. Isa ito sa mga maisasuggest kong oil makeup remover, alam mo yun, para sa mga waterproof na ginagamit ninyo. Kung naghahanap kayo ng makeup remover na maganda, ayan. Kung katulad ko kayo dati na hindi nagme-makeup remover o hindi natin nire-remove yung makeup bago tayo matulog. Kasi ako ganun eh. Binabanlawan ko lang siya, sinasabunan ko lang siya without knowing na hindi pala natatanggal lahat ng makeup. Tapos yun yung magiging cause ng ating mga pimples, ng acne, at saka papangit at tatanda agad yung ating face. Kaya ayun, bumili na kayo, mag-sacrifice kayo. 6 months magagamit mo to, tapos ilang beses pa, ilang pads mo siyang magagamit. Kaya pwedeng-pwede. Anyway guys, that's it for this video. Thank you so much for watching. Kung nagustuhan niyo tong video na ito, like, comment, and wag na wag niyong kakalimutang mag-subscribe. Bye!